Hey, yo, what's up guys? Ito na tayo sa aking last day of driving school. Naka 15 hours na ako ng manual at naka, well, ito na yung 8 hour ko ng automatic. So, I've been taking driving lessons from Globe Driving School. At most of the time, yung instructor ko ay si Sir Bong. Ayan. Sir Bong. Ayan. Ano may gusto ba kayong sabihin, sir? Hi lang sa mga friends ko dyan. Okay, so si Sir Bong yung nagtuturo sa akin most of the time pat sa nung manual pa, no? So, ito na yung pinaka last day. Kukuha ako ng automatic at manual na license and kailangan talaga daw dapat at least 8 hours of both para makakuha ng ano, no, parang certificate. No, kasi ganoon na siya eh. Ganoon na yung patakaran ngayon. So, ang gagawin ko ngayon, since last day ko na nga to, gusto ko sana ipakita sa inyo yung current skills ko while being supervised sa pag-drive ng automatic. So, ilalagay ko to GoPro na to dito sa harap and then we'll just drive. Parang first person perspective lang na laro, di ba? Alright, let's do this. Alright, first ginagawa ko, in-adjust ko muna yung upuan ko. Ayan. And then, seatbelt. Tapos palak na lang sa pito. Yes, sir. Alright. Alright, okay. Rear view mirror ko. A-okay. Alright, I think we're good. And brake. And drive. Saan tayo, sir? Right signal. Check out G2A.com for the cheapest deals on games, credits, gadgets, and peripherals. Buy more while saving more with G2A. So, before you even go to driving school, may tinatawag pang theoretical driving course, yung TDC. Tama ba, sir? Yes, sir. TDC. Okay. And then, kailangan ng at least 15 hours ng TDC. Tama? Pero hours. Dati, sir, nang na-take mo yung face online. Opo, online yung kinuha ko. So, parang may bagong protocol yung LTO. Face to face na siya. Which is, para sa akin, opinion ko lang, sir, is kinda sucks. Kasi, di ba may pandemic pa tapos, no, kaya, ano. Pero problema, hindi yung driving school yung nag-mandate dun yung LTO mismo. So, wala tayong magagawa, sir. Wala tayong magagawa. Pero ako, yung experience ko dun sa online, sobrang cool lang eh. Kasi you're in the comfort of your home eh. Yes. So, tapos so yung attention span mo nag-engage mo nang maayos. Hindi siya masyadong boring, sir. Totoo. Ay, may nakikita nga akong mga nagaan eh. Mga frontliners na gumagawa ng gamot, nagpe-prepare ng mga meds nila habang ano, nagte-take ng ano. Online. Oo. So may nagagawa pa silang ibang mga gawain ano. And at the same time, parang yung focus nila ano talaga, nag-gauge nila ng maayos. Like, kasi yung slides nasa harap mismo ng monitor nila eh. So, ayan, okay. So, pag may mga kailangan silang i-take down na notes na maayos, yun, i-screenshot lang nila. Ayan, so i-review. Pwede sir, record nila, pwede rin. Ako, yun yung ginawa ko ah. Ni-record ko. Pero hindi ko naman spread it or anything. Huwag nyo gagawin dyan. That was for my personal consumption lang. Na tipong, let's say for example, gusto ko mag-review. Nakatulog ako sa klase, ano ko lang. Pwede mo balikan. Oh, babalikan ko lang. Ganun lang, katamang diskarte lang. Pero ang problema nga lang, since 15 hours siya. Pero 3 days 'yun. 3 days siya. So take 5 hours per day. Kaya talagang babakbakin 'yung mo, 'yung attention span mo doon. So kailangan talaga planado mo 'yung mga araw at oras kung kailan ka magti-TDC. Mas maganda sir, parang attention mo naka-focus. Exactly. Tapos may ban ka lang sir, ban ka lang. Ayan. Ano to? Ba't may? Ban ka lang. Anong ban ka lang? Kalaban. Yun nga eh, sinabi ka. Mga sir, ba't ganun yung mga pangalan ng mga driving school? Parang mga parang, telecom. Yes, may Globe, okay. May Smart. Ang history talaga niya sir, kaya may Globe, may Smart. Ah, ganun. So ibig sabihin, nauna yung Smart. Ah, so parang tinapatan niyo lang eh. Ay, sir. Okay. Para ka na lang eh. Anong SIM card mo? Globe, Smart. Eh, sige, doon ka na lang mag-ano. Pa-driving. Nga pala, for those wondering, yung kotse ko, yung
Honda Spike. It's an automatic. Pero I opted to, not really opted, pero mas pinili kong mauna muna sa manual kasi who knows, maybe sa future pag nagka-zombie apocalypse, 'di ba? May mga manual cars doon, o kaya darating yung panahon na manual lang yung kotse na available sa akin. Hindi na, at least marunong ako, 'di ba? Pero yun nga, mas madali yung, based from my current experience, ang dali lang talaga ng automatic. Actually, medyo di ko na alam kung marunong pa ako mag-manual kasi isang bawal ako, walang pagda-drive sa manual. Pero medyo, siguro pag nahawakan ko ulit, babalik na lang ulit. Muscle memory rin yun eh. Tagal mo sa reserve doon, ano? 15 hours din. Yes, sir. Yun yung pinakaramay recommended, guys. Pag pag beginner ka, wala pa talagang like, zero experience with driving tulad ko, mas recommended daw talaga na mag 15 hours of manual or 15 hours of automatic. Ganun. Pero let's say for example you have previous experience and all that, pwede ka naman daw mag 8 hours. Pero para sa akin talaga sulit yung 15 hours or more than 8 hours na driving. And as for the cost, hindi ko na maalala yung pinagbabayad ko, pero siguro umabot ng mga more than 15k para maka-enroll sa mga driving schools. Sa lahat-lahat na sa'yo? Kasi siguro mga 20k eh. Kung sasamahin ko pa itong automatic. Automatic, ano? If I remember, okay lang ba sabihin sir yung cost ng yung fees ng ng Globe. Mura pa rin tayo sa iba, kaya okay lang. So pag 8 hours sir, magkano yung manual sir? Sa manual, 15 hours sir natin, 7K, 15 hours. Pag 8 hours sir? Pag 8 hours, 4,000. 4,000, yan. So yan, tandaan nyo na yan. Tapos pag automatic, parang 1:1,000 yes, yata, no? So itong 8 hours ko na automatic, 8,000. TDC, I think 3,000 pesos eh. 3K? TDC? 3K ba yun? 2K? Bali sir, 1.7 lang siya pala. 1.7? Sorry. 1.7 lang yung TDC na 15 hours. So siguro, let's say for example, manual ka lang. Sulit na sulit 4,000, naman siya. Nakita mo naman 5K, yung 6K. Extractor namin doon. Yes sir. Ako dati, hindi pa nakakaalam sa mga nanonood dyan. Wala talaga akong balak dati mag-drive. Kasi akala ko forever may magda-drive na lang para sa akin. As long as nasa PR ako. Pero alam niyo yung mga nangyari, yung mga di inaasahang mangyayari. And mas na-addict na ako sa fishing ngayon. So hindi ko naman pwedeng istorbohin lagi yung si Nate para ipa-drive ako. Kaya let's say for example, gusto ko na talaga mag-fishing. Ayun, pag marunong ako mag-drive, tatakas ko sarili kong kotse. Pero we'll see guys, in the future, pag nawa ko na yung license ko, siguro hindi pa ako magso-solo drive, magpapasama pa rin ako kay, kay Nate. Siguro pag may license na ako, magpapasama pa rin ako kay Nate. Pero syempre, ako yung nagda-drive. Pero parang nandun lang si Nate para, just to keep gumabay. Things safe. O, para gumabay, tama. Para may instructor. And then siguro pag, na ako, confident na ako, nadaanan ko na yung mga ruta na dinaanan namin na magkasama ko si Nate. Doon ko na itatry mag-solo. Kasi i-record ko rin yun, syempre. Kasi ang end goal ko talaga, mga solo camping, ganun. Road trip kung saan-saan man na pwede ako mag-fishing. Convert ko yung van ko into like a camping van. Parang ganun. May ano na ba kayo, sir? Mga estudyanteng yung tinuruan nyo sa na-aksidente dito sa parang may nabunggo lang. Ganun. Kadalasan, sir, pinubunggo kami. Kayo? Siguro, naiinip yung nasa likod natin. Nakita mo na yung takbo natin. Oo. 30, 40 lang naman yung pinakamabilis. So nakakaiwas pa naman pag ganun kabilis yung takbo natin. Kadalasan nga yung mga truck yung nagani. Kadalasan kasi nga, sir, yung puyat nila. Yung nakakapagbigay sa kanila aksidente. Patig talaga sir, talaga po kailangan. Pag nagdadrive ka, minsan ang kalaban mo dyan, yung sarili mo na. Yes sir. Pag yun nga, puyat.
mainit yung panahon. Traffic file. Masarap sa matuto mag-drive. Actually ngayon, mas na-appreciate ko na nga ngayon eh. Dati talaga parang nung pasahero lang ako, sir. Kasi wala talaga sa isip ko talaga, parang feeling ko hindi ko talaga kayanin mag-drive. Kasi takot na takot talaga ako. Kasi kahit pasahero ako for the whole time, tinitingnan ko yung ano, hindi ko magets eh. Yung paano sila nagta-turn, kailan sila si-signal, kailan sila magbibigay, ganun, yung right of way. Hindi ko yun alam. So yung perspective ko as a passenger, takot na takot ako sa pag-drive. Feeling ko pag ako na yung nag-drive, mabubunggo ko talaga yung kotse. Pero ngayon sir, kung ano ginagawa nila, nagagawa mo na rin. Yun nga sir, parang at least ngayon na-appreciate ko na. Tapos ngayon pag nagda-drive na yung nagpapa-drive ako, nasa passenger seat ako, mas aware na ako eh. Like nagigets ko na yung pinagagawa. Na-appreciate ko na. Parang nasisimulate ko na sa paningin ko na yung mga gagawin niya. Ganun. Parang sir, as a vlogger, kung ano ginagawa ng vlogger, kaya mo na rin gawin. Yes sir, parang ganun. So pag experience talaga eh, you really have to get some experience. Isa kasi dumagdag din sa takot ko yung kasi di ba gamer ako. Tapos may mga laro kasi mga GTA ganun. Eh kaskasero ako sa mga laro yun eh. Wala akong sense of safety sa mga laro yun. So kung bunggo, sige lang, okay lang. Alam na mga viewers ko yun eh. Kaya yun yung mga joke nila sa akin na tipong pag ikaw Gloco, wag nyong ipapadrive si Gloco sa totoong buhay. Kundi patay kayo, parang ganun. At may basihan naman sila. Pero nung mga first day ko ng driving, sir, hal parang ganun din eh. Yung ano ko, yung parang feeling ko. Babangga? Parang mababangga ako kasi di ko alam na ganun pala ka-sensitive yung mga pedals. Sir, estimation mo rin, hindi pa ganun ka-improve. Kaya ganun. Tapos parang akala mo ang bagal mo lang, pero yun pala ang bilis. Pero kung titingnan mo yung speed mo, ano? Mabilis na. Guys, stopover lang kami dito sa Globe Driving School branch sa Congressional. Makuha ko lang yung ano ko, certificate ko. Yeah, yan. So yun yung makukuha niya pag natapos yun yung mga hours niya sa pag-driving. Alright. Siguro okay na to, perspective na to ha. Sobrang baba. Kahanan tayo sir, no? So di ba sir, nakuha ko na yung certificate ko? Yes sir. So ang susunod na proseso would be LTO na. Yes sir. Tapos ang gagawin din, non-pro. Ngayon ang dami pa rin sir, actually nabigla ako. Ang dami pa rin nalilito sa non-pro at pro. Pro. Pag professional sir, kami lang yung mga binabayaran. So ito yung karir namin. Opa. So yung non-pro, ayan nga, yung mga private lang ang pwede nyo i-drive. Mm-hmm. Pero hindi ibig sabihin ng non-pro mas magaling na sila sa professional. Okay, hindi sabihin ng professional mas magaling na kami sa non-pro. Papa. So, yun lang yung yun kami lang yung mga binabayaran. Yan. So, pag kumikita kayo, may business kayo, ginagamit yung pag-drive yun, professional. So, usually, kadalasan sir, mga truck driver. Truck driver, yes yung sir. Mga, ano yun? Mga, jeepney driver. Mga jeepney driver. Taxi driver. Ganun. Mga grab, pati grab na. Pati grab sir, oh, kailangan din. Yung career nyo ay driving, so kailangan professional yung lisensya nyo. There you go guys. Kasi sabi nila na pag yun yung assumption ng iba, na parang kung professional, magaling ka mag-drive, gano'n. Pag non-pro, parang balimbing ka pa, gano'n. Hindi. Ano nila? Sabi lang yung binabayaran. Kaya sinasabihin ako, Gloco, buha ka na ng professional. Wag na ng pro. Sabi ko, hindi naman ako mag-ano ba? So, nalilito pa rin sir yung iba dyan, dahil dati, yung student permit, pwede mo nang idiretso yan ng professional. Ah, gano'n? Yes, dati pwede yun. Okay. So, ngayon, hindi na sir. Kailangan muna mag 1 year ng lisensya mo. Uh-huh. Bago ka mag-nantro. Ah, ganun. Siguro ang kinakatakutan ko ngayon, sir. Pag halimbawa, marunong na mag-drive. Mag-drive. Solo driving sa gabi. Mm-hmm. Napagod. Ayun na, sir. Mahirap. Yun yung parang... Oh, kasi... Ako, pag pasahero lang ako, tapos long drive, gabi. Tulog agad ako. As in, inaantok talaga ako. Hindi ko kaya, hindi ko mag-gets kung paano yung driver na
na mananatiling gising sa mga ganung ano, ganung sitwasyon. Experience na lang mga experienced driver na yan, sir. Mm-hmm. So kung di mo sir kaya talaga, huwag mong pilitin yung sarili mo. Yun, yun yung gagawin ko the moment na makaano ko ng antok, I'm pulling over and siguro papahinga or mag-book na lang ako sir, sa medyo ligtas na lugar. Of course, of course. Pero yun talaga kinakatakutan ko. Kasi naging pasahero na rin ako ng isang driver na ano eh, na nakatulog yung ano, parang inaantok siya. Oh, inaantok. Uh-huh. As in, gumagaroon talaga. Uh-huh. Tapos nagigising lang siya pag ano, may nalagpasan siyang ano, bump. Ay, mga yung hump. Street, oh, ganun. As in, nadiretso yung dog. Kaya sa mga naging na ano, nakasama ko na sa mga drive ko, guys. Si Nate. At kung sino pa, si Neil. Pasensya na pag antukin ako. Nature na ni sir yun. Nature ko na talaga, guys. Kahit nung college pa ako, pag sa klase, yun, tulog ako. So, nakawa talaga ako sa mga ano, mga driver na kasama pa ako sa ano, passenger seat. Sarap ng tulog ko. Tapos, yun, tahimik na tahimik. Eh, hindi ako yung ideal na driving ano, driving companion, guys. Kumbaga, yun lang. Kaya ito na nga, diba? Natututo na mag-drive para ako. Wala, hindi ko na pa-problem. Wala na akong aabalahin tao. Kung may mga nanonood man abroad dyan, okay, if anyone's watching from another country and you guys are like, what the heck is that traffic? And what the heck are those rules? Bakit? Why are you guys bumper to bumper? Well, welcome to the Philippines. Kasi usually, sir, diba, ang pinaka-ano dito is dapat one car apart. Yes, yun yung turo sa amin talaga sa TDC. However, International rules talaga yan, sir. Yes. However, pag nasa Pilipinas ka, so, bubusinahan ka na, sir, pag mayroon ka. Ganun talaga eh. So, ang turo sa akin, para makasabay at kahit papano safe pa rin habang nasa traffic, na slow-moving traffic ka, you gotta, ang panatandaan ko lagi is dapat nakikita ko yung gulong nung ano, nung nasa harap ko. Okay. Gulong or plate number. Pero syempre hindi naman ko mo sinabing ganon, baka mamaya truck. Tatsa pa rin. As much as possible pa rin. Wala namang ano eh, wala namang problema na isundin nyo yung ano, yung what you call this, yung one car apart. Mas maganda pa rin yun. Kaya lang talagang iwas gulo na lang siguro ako. Ingat na lang. Alam naman yung mga ibang Pinoy dito, you can't take account for the attitude ng ibang drivers dito. Pag sila nainip, nakita nilang parang ano, na hindi mo ginagawa nila. Baka ma-road rage ka dyan. Ayun. May mga tips ba kayo, sir, sa mga like up and coming drivers dyan? So, pinakamaganda, mag-enroll muna, sir. Yan. Kadalasan, no, para yun nga, yung kagandaan ng may, yun nga, yung TDC, so yung mga right of way, so maituturo. Yes. So mga tips mo, ayun, tuturuan namin tips. Then pag sakay nyo na sasakyan, so alam na nyo yung mga kailangan gawin na kung bawal mag-overtake dito, uh-huh, bawal huminto dito. So may idea na sila. So, kumbaga, so pagpapagalaw na lang ng sasakyan ang kailangan namin ituro. Yes, sir. Mga tips sa pagpapark, ayun. Actually, yun yung pinaka-importante sa TDC. Eh yan yung parang madaming hindi na ano na mga nagpa-fixer. Yes, okay. Kaya recently, di ba sir, ano? Ewan ko nakita niyo yung recent na viral video na nakamotor. Ay, nakamotor? Hindi niya alam yung... ano yun? Na tipong, sabi daw dyan, ako naka-helmet. Yung rider ko, yung yes, ano, sir, okay, yung angkas ko naman yung hindi naka-helmet. So dapat yung angkas ko yung tikitan. Parang ganun. Meron bang tinikitan, sir, na passenger? Wala. yun yung mga tinuturo sa TDC, rules of the road, yung mga ano, mga patakaran. Kaya dami rin ano, ikaw pa yung galit eh, ikaw na nga yung mali. Dapat din niya sinakay, kung alam niya nga lang helmet. Ewan ko kung tanga lang talaga siya oh. Ayaw niya lang talaga matikitan siya. Ulitin lang sir natin yung manyobra. Okay. Kaya lang, gilid mo ng konti dito sa kanan natin. Ano ako na? Tiyatras na lang natin. Okay. Okay, stop. Tapos reverse natin. Break
Mas maganda sir, dito mo actual na tingnan sa likod. Okay, stop. Pwede na siguro dito mo manya, bro. Okay. Okay. Alright. May camera ba sir sa inyo? Meron sir. Ah, okay. Pina-install mo na lang, ano? Pina-install sir? Pina-install mo. O talaga meron na siya, nung binili mo? Yung anin sir? Yung sa inyo, yung sasakyan mo, may camera na nung binili mo yun? Oh, yung dashcam? Ah, ano? Wala pa. Ay yung dito, yung wala sensor. Wala pa. Ipapaano ko siya. May pwede ba magpa-install ng ganun? Yung sensor na ano. Sa kaya siya. Nada siya. Okay. Pwede pala yun, magpa-install na lang. Pwede. Sorry. Siya na rin. Meron. Oh, ano yan? Ibigay siya. Ayun. Ay, oo nga ako. Ano ang motor? Baka shortcut dito eh, sarado na ron. Right. Okay, fight. Alright. Kung konti yata sa picture ko dyan eh. Nakatingin ako doon sa ano ko sir. Ayan o, ikaw na yun. So dito na po magtatapos ang last day of driving school ko. Maraming salamat kay Sir Bong ulit from Globe Driving School for teaching me the ways. So may magusto ba kayo sabihin pa sir sa mga nanonood ngayon? So kailangan lang ngayon nga pinakamaganda mag-enroll sila sa driving school. So yung mga accredited driving school para maturuan sila ng mga tama, mga basic. And then mga ayun nga, mga road safety natin, ay mga rules and regulation natin. So in case na mahuli tayo, so alam natin yung mga right natin. Mm-hmm. Okay, so ganun lang at sana nakatulong kami kay sir at sa inyo yung mag-enroll pa, matulungan pa namin kayo sa pagdadrive. There you go. Para iwas din kayo ma-viral sa pag nahuli kayo sa ano, mga MMDA or sa ma-road rage kayo. Ganun. So, yun. Personal experience talaga. Sobrang sulit yung sa Globe Driving. Like, I have a very satisfied experience with them from the TDC, from the practical, ng manual and automatic. Sobrang suwabe lang. Very easy. And then very chill din. Maraming salamat. Shoutout din kay Ma'am Brenda for assisting me all this way. Siya doon ako nagpapasigil sa kanya. At sa mga instructor ko na hindi ko na ano, hindi ko naman in show. Nakalimutan ko na yung mga pangalan nyo. Tagaling din. Pero si Sir Bong na talaga nag-stand out kasi siya yung kadalasan talaga nagtuturo sa akin. So, ayun guys. Again, if you want to learn how to drive, motor man yan, yes, SUV man, or your own car or something like that, enroll na kayo sa Globe Driving School. Okay, Globe po. Globe ba? Hindi yung isa. Okay, Globe lang. Alright, see you guys again in the next video. Bye bye.